Individual Learning Monitoring Plan, Teacher's Guide. What is Individual Learning Monitoring Plan? The Individual Learning Monitoring Plan is a more specific tool which shall be used by teachers and learning facilitators for learners who lag behind as shown by the results of their formative and summative assessments. So, itong Individual Learning Monitoring Plan ay specific tool siya na gagamitin ng mga teachers at learning facilitators. Para kanino? Ito ay para sa mga batang nahuhuli sa klase or yung mga batang hindi makasunod sa lesson ng guro. So, ito ay makikita sa kanilang formative and summative assessment. By providing intervention strategies for a certain period, the Individual Learning Monitoring Plan serves as the document that will show if the learner has shown either master of the learning competencies, significant progress, or insignificant progress. Ang mga guro ay magbibigay ng mga intervention strategies para sa mga batang hindi nakakasunod sa tinuturo ng guro. Ang Individual Learning Monitoring Plan ay magsisilbing document or evidence ng guro para makapagbigay ng feedback sa mga magulang at bata. For learners who are given intervention activities, their weekly home learning plan shall be adjusted to suit their comprehension level. Sa lahat ng bata na bibigyan ng mga intervention activities, dapat i-adjust ng guro ang mga activities sa loob ng weekly home learning plan na dapat pasok sa kanilang comprehension level. Learners should be provided with tasks that are respectful of their cognitive ability but with the right amount of challenge until such time that they are prepared to handle the norm learning task. The Individual Learning Monitoring Plan shall be utilized to monitor learner progress based on the given intervention strategies. Individual Learning Monitoring Plan shall be used to, first, serve as feedback data for learners who are provided with intervention activities. Number two, provide a mechanism of support to learners who are lagging behind as manifested by the results of formative and summative assessments which may be gathered through their portfolio or collected samples of learning outputs. Number three, make the parents or guardians aware of the academic progress of their children and encourage them to strengthen their involvement in guiding and supervising the learning of their children at home. Number four, help decide on the effectiveness of the learning modality adapted for the learner and the possible modifications or adjustments that should be provided to improve learners' performance. Number five, guide teachers in adjusting learning content and tasks based on the characteristics, cognitive ability, readiness, interest, and profile of the learner. Individual Learning Monitoring Plan shall consist of the following parts. So, ano nga ba ang makikita natin sa Individual Learning Monitoring Plan? First, learner's needs. Next, intervention strategies. Monitoring date. Learner's status. Insignificant progress. Significant progress. And the last one is mastery. So, isa-isahin po natin. Ang una ay learner's needs. It refers to the gap between the required knowledge, skills, and attitudes described in the learning standard and the current status of the learner as evidenced by assessment results. These are the areas where the learners need help in a form of interventions
to help them meet the required learning competencies. Number two, intervention strategies. It is a program or set of steps to help learners improve at areas they struggle with. So kanina, yung number one, ito yung mga needs ng mga estudyante o yung mga weakness nila. So itong intervention strategies, ito naman yung mga strategies na i-apply ng teacher para doon sa weakness ng bata. So ito yung iba't ibang strategies. Intervention strategies may be any of the following form but not limited to. Number one, extending time of completion of task. Number two, adjusting the level of difficulty of the learning contents or task. Number three, providing more guided activities before proceeding to independent activities. Number four, seeking for more supervised time with learning facilitator. Number five, giving sample prototype learning outputs or models to serve as reference for his or her own work. So mamaya, meron akong bonus para sa inyo. So tapusin niyo po ang ating video para mapanood niyo kung ano ang bonus ko para sa inyo. Number three, monitoring date. It refers to the date when the teacher has evaluated the results of learners' assessments after a sufficient time of implementing certain intervention strategies. Learners' assessments may be through portfolios to include learning outputs such as written work, products, and performances evaluated using rubrics. Testimonies of parents or guardians and learning facilitators regarding the learner's progress may also be considered as a matter of holistic assessment. Number four, learner status. Refers to how well the student learns as a result of the teaching learning process in the learning delivery modality that he has chosen. It is determined after assessment of learning and completion of sufficient and appropriate intervention strategies. Number five, insignificant progress. Refers to a status where a learner did not meet expectations of the learning standards and received a grade of 75 and below for the first quarter and did not improve performance in the succeeding quarters. Number six, significant progress. Refers to a status where a learner has significantly improved performance after provision of intervention strategies by meeting learning standards as manifested by an increase in his assessment results. Example, from did not meet expectations in the previous quarter to fairly satisfactory with a grade scale of 75 to 79 in the succeeding quarter. And number seven, mastery. It refers to a status where a learner has reached a level of mastery after provision of intervention strategies by meeting learning standards as manifested by an increase in the assessment results. Example, from did not meet expectations or fairly satisfactory in the previous quarter to satisfactory with a grade scale of 80 to 84 or very satisfactory with a grade scale of 85 to 89 in the succeeding quarter respectively. It should be noted that the individual learning monitoring plan is used only for learners who are not showing progress in meeting the required learning competencies. So itong individual learning monitoring plan ay gagamitin lang ng teacher kapag ang estudyante ay nahuhuli sa kanyang aralin. Teachers with these kinds of learners are advised to prepare the individual monitoring plan and communicate with their parents regularly. Teachers may also call the parents for a meeting to discuss the intervention strategies and what they can do to strengthen their involvement in their child's learning. So alam nyo ba, maganda tong individual learning plan. Kasi pag nalaman na natin kung sino yung mga bata nating nahuhuli sa ating aralin, makakapagbigay tayo ng mga strategies
at isusulat natin ito sa ating individual learning monitoring plan, madali natin itong ma-feedback or mako-communicate natin sa mga magulang. At kapag na-communicate natin sa mga magulang, ano ang gagawin ng magulang? Sila ang magiging gabay sa loob ng bahay. In case a face-to-face meeting is not possible, teachers may communicate with parents through emails, phone call, social media private messages, SMS, or any other modes of communication available. So alam naman natin na pandemic ngayon at hindi tayo makapag face-to-face, so ang maaari natin gawin ay i-text or tawagan ang mga magulang para tayo ay magtulungan para sa bata at para sa bayan. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang Sample Individual Learning Monitoring Plan. Ito ang sample ng Individual Learning Monitoring Plan. So sa pinakataas, makikita nyong nakasulat ang Individual Learning Monitoring Plan. Makikita natin ang learner's name. So naglagay ako ng example, si Makiling Maria A. Next, makikita natin ang grade level. Kapag tinignan nyo ang memo, makikita nyo ay grade level lang. So ako, nilagyan ko lang siya na section. Dinagdagan ko, grade level and section. So naglagay ako ng grade 1, maganda. Dahil ako ay nagtuturo ng grade 1. Next, may makikita tayong learning area. Ito yung subject kung saan nahirapan ang bata. Pagkatapos ng learning area, may makikita tayong nakalagay ay learner's needs. Ito na yung weakness ng bata or kung saan part sa module sila nahirapan. Or minsan, ito yung MELC, okay? Yung most essential learning competencies. Ano yung needs nila? Next, intervention strategies provided. Ano mga yung gagawin ng mga guro para ma-solve itong learner's needs? Okay? Monitoring date, ito yung kung saan after ma-apply ng guro ang intervention strategies, imo-monitor na ng teacher ang improvement ng bata. So, ang nilagay kong example dyan ay October 16, 2020. Next, ito na po yung learner status. May tatlo po yan. Ito po yung insignificant, significant, and mastery. So, maglalagay tayo ngayon ng check dyan. So, kunwari, ito si Maria Makiling. Ito ang kanyang learner's needs sa math. Visualize, represents, and counts two numbers from 0 to 100 using a variety of materials and methods. So, nahihirapan siya dyan. So, anong intervention ng guro? Ito. Adjust the level of difficulty of the learning content or task. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng mas madaling example sa batang ito. So, yung example na ito ay babaguhin natin sa weekly home learning plan. So, kung hindi nyo pa po napanood yung tutorial ko, ilalagay ko po sa description box ang link para doon. So, ang ibibigay ko kay Maria Makiling ay ibang weekly home learning plan. Depende sa kakayahan niya. Okay? Next, providing more guided activities before proceeding to independent activities. So, magbibigay ako ng maraming activities sa kanya para mas maintindihan niya ang lesson. Okay? So, kunwari, na-observe ko na siya at na-monitor noong October 16, i-check ko na ngayon kung insignificant ba or significant or may mastery na siya. Ang ibig sabihin ng insignificant, talagang mahina talaga siya doon. So, uulitin ko lang ulit ang intervention or mag-iisip ako ng iba pang intervention para makatulong kay Maria Makiling. Okay? Pero kapag medyo nag-improve na siya, i-check ko na itong significant. Tapos kung talagang alam na niya, ito naman ang i-check ko, mastery. So, ano yung makikita na sa baba? Ito po yon, intervention status. Nakalagay dito, learner is not making significant progress in a timely manner. Intervention strategies need to be revised. Ito yung sinasabi ko. So, yung una intervention status, ito yon. Insignificant progress. So, ibig sabihin, ang gagawin natin ay i-revise natin yung intervention. Okay? Itong pangalawa naman, learning is making significant progress. Continue with the learning plan. So, ito naman siya, yung significant progress. Ibig sabihin, ituloy ko lang itong intervention hanggang ma-master ni Maria Makiling ang lesson.
Next, learning as rich mastery of the competencies in the learning plan. So, ibig sabihin, very good na si Maria Makiling. Nagets niya na ang ating lesson. So, magiging mastery na siya. So, nilagyan ko lang ng prepared by, pangalan ko, tapos kung anong, ano kayo, teacher. So, ayun lang po. Ganun lang po kadali. Oops! Wait lang, wag muna kayong umalis. Handa na ba kayo sa bonus ko para sa inyo? Okay, bago ang lahat, mag-like muna kayo at mag-subscribe and hit the bell button for more videos. Okay, ready na ba kayo? 3, 2, 1. Ito na, ito ang bonus ko sa inyo. Self-intervention strategies. Nagsama ako sa tutorial na ito ng mga intervention strategies na pwede niyong gamitin or ilagay sa ating individual learning monitoring plan. So, I hope makatulong ito sa inyo. Number 1, provide routines or drills. Maganda ito sa math. Pwede nilang kantahin ng mga numbers para ma-memorize silang mga numbers. Pwede rin nilang gamitin ang pagbabasa every day. Number 2, give rewards for their effort. Kapag ang bata ay nag-i-improve na, magandang ang mga guro ay magbigay ng mga reward. Paano? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng stickers, ng stars, at kung ano-ano pa. Number 3, establish clear instruction which is direct and simple. Dahil maraming nahihirapan sa ating bata, ang kailangan nating gawin ay bigyan sila ng malinaw na instruction. Number 4, provide visual organizer or graphic organizer. So, minsan yung mga bata natin, mas gusto nila yung may nakikita silang visual organizer or graphic organizer. Number 5, use a variety of teaching strategies to present the same skills or concept. Mag-isip pa tayo ng iba't ibang paraan kung paano natin matuturo ang isang lesson. Number 6, use of manipulatives or real objects. Habang nagtuturo tayo via online or via Google Meet or Zoom, magpakita tayo ng real objects, baka mas maintindihan ng mga bata. Number 7, give more exercises, more reading materials, and more examples so pupils can practice more. So, mas maganda, mas madami. Mas madaming time para makapag-practice ang bata. Number 8, meet with pupils outside of class time. Alam ko doble effort ito para sa mga guro, pero kung gusto talaga nating tulungan ang mga bata, magbigay tayo ng oras kahit tapos na ang ating class time. Number 9, provide pictures and videos. Minsan, mas natututo ang bata kapag nakakita sila ng mga larawan o mga videos. Number 10, use of games. Nag-i-enjoy na ang mga bata, natututo pa sila sa pamamagitan ng paglalaro. Number 11, be a role model. Paano? Halimbawa, sa pagbabasa. Dahil nahihirapan sila, magandang ikaw munang magbasa, tapos sila ang susunod hanggang sa kaya na nilang mag-isa. Number 12, peer tutoring. Pwede silang magpaturo sa mga kaibigan nila, sa mga kaklase nila, sa mga kamag-anak nila, o kung sino man ang pwedeng magturo sa loob ng bahay. Number 13, make every child feel successful. So, bilang guro, i-motivate lang natin ang mga bata. Sabihin natin sa kanila, you can do it. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang susuko. Mahirap pero andito lang si teacher. Kaya natin ito. Number 14, use of brain breaks. Ano ba tong brain breaks? Minsan, ang mga bata, kapag super loaded na ang kanilang utak, nahihirapan na silang intindihin. So, kailangan natin silang bigyan ng time para makapag-focus. Hayaan natin silang mag-rest.
manood sila ng videos, makinig sila ng music, brain breaks. And number 15, direct instruction or explicit instruction. I do, we do, you do. Ulit, ako muna, tayong dalawa, ikaw naman. So para sa mga batang nahihirapan, pwede natin itong gawin. So I hope natuto kayo sa aking tutorial and kahit papano ay nag-enjoy kayo. So kung may tanong pa po kayo, mag-comment lang and don't forget to subscribe.